ready? So, welcome again to another vlog. And for this vlog, tapos ito, since na maliit lang yung body niya, mahirap siya, hindi mo mapapakapit yung bearing house niya, hindi siya sumasangkal. Talagang gagawa ka ng special tools dito para matanggal yung bearing house. Yan ang disadvantage pag manipis yung to, yung body ng hub nyo. Unlike dito, maramdam mo talaga yung bearing house, kaya matatanggal mo talaga siya.
tatanggal mo talaga siya, ramdam mo yung bearing house dito. Yun ang advantage pag medyo mataba yung half body nyo. So since na itong dito, yung diameter, inner diameter niya is 29 mm, and itong 6,200 seal bearing eh 30 mm yung outer diameter niya. Hindi siya sasakto dito sa hub ko. Pero baka pwede sa ibang hub. Basta yung inner diameter nito ay 30 mm din. Kasyang-kasya to. Na walang modification. Pero since na 29 mm to inner diameter and 30 mm tong outer diameter, hindi natin bawasan. So, ito. Ayan. Since nakaganyan siya, so babawasan natin sa taas para maging straight na siyang ganyan. Pag na-straight na, pwede na natin i-insert yung seal bearing na 30 mm. So, i-grind natin yung top niya. Ito. I-grind natin yung bahagya yung top niya hanggang sa maging straight na siya. Kasi ganyan siya eh. Magiging straight. Pag nabawasan na natin yun, syempre gaganyan na siya. Pwede na natin pasok tong seal bearing. Kung gagawin nyo to, check nyo muna yung inner diameter ng ano nyo, hub nyo. So, kung 30 mm yung inner diameter ng hub nyo, okay na okay, saktong-sakto to without any modification. So, pakita ko sa inyo yung diameter, inner diameter nito, tsaka diameter nito. Gamit yung ano ko, panukat. Yung inner diameter nito ay makikita nyo nasa 29 mm na yan, ayan, 29, saktong 29 mm. Yan. Ang diameter nito, outer diameter is 30. Yan, kita nyo kung 30. Saktong 30 mm yan. 3 cm. 30 mm. Diba? Yan o. 30 mm siya. So, lalagay na natin itong 6,200 seal bearing. So, ito na siya. Pantay na siya dyan. So, gagawa na lang natin ng DIY spacer. Tulad nung sa part 1 natin. Para sa ating DIY spacer. Okay. Pwede nyo naman gamitin itong standard axle, tapos gawa na lang kayo ng DIY spacer. So, pag normal axle lang gagamitin nyo, pasok nyo muna itong DIY spacer natin. Yan. At kailangan ng dalawang nut yan. No, axle nut, dalawa. Tamang sikip lang.
ano, halos wala nang, halos wala nang play yan. Need pa natin ng isa pang nut para ilalak natin siya, para hindi siya, para pag ginigpitan niya sa labas ng nut, hindi siya papasok ng papasok. So hold niyo lang ganyan, tapos yung sa labas ng nut, ilock niyo. Yan, okay na. Oh, ito na siya. Smooth na siya. So yun yung part 2 techniques para mag-install ng seal bearing. So if ever na hindi kumasya sa house bearing nyo yung 6000 seal bearing, pwede naman yun ang gawin nyo. Yung pwede yun ang gawin nyo sa isa. Another option para ma-install ng seal bearing. So there you have it. Gagawin nyo rin yun sa kabilang side para mag-install ng 6200 seal bearing. So, syempre both sides yun. So, if you haven't subscribed, please do subscribe for more DIY tutorials just like this one and some gaming tutorials. So, that's all, and you stay safe. Get ready.